So yun mga pre, magandang hapon sa inyong lahat at welcome back sa channel ko. So yun mga pre, umalis kami ni partner at papunta kami ngayon sa barangay Mamhot, Balasan, Iloilo. So pupunta ako doon sa kaibigan ko si pare Tata Dawi. So ipapakita ko sa inyo mga pre kung ano yung itatago niyang mga alaga sa kanilang bahay. So yun mga pre, bago ang lahat, gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga subscriber ko na nag-subscribe sa channel ko at sa mga taong patuloy na sumusuporta at nanonood ng mga video ko ay maraming salamat po. So kung ikaw ay nanonood ng video na to at hindi ka pa nakapag-subscribe, pwede mo i-click yung subscribe button tsaka yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga videong ipopost ko. So yun mga pre, yung video na to ay isa sa magpapatunay na ang pag-iisda ay walang pinipiling profesyon. So yung kaibigan kong si Tata Dawi ay isa lang namang seaman. Hindi seaman loloko ha, kundi seaman talaga. Isa siyang marino. So yung mga pre, habang hindi pa siya nakasakay ng barko ay nag-aalaga siya ng mga isda at nagbebenta rin ng mga isda sa kanilang bahay. So sa pag-iipon niya sa pagbebenta ng isda ay nakabuo siya ng kanyang koi pond na kung saan yun yung ipapakita ko ngayon sa inyo kung gano'ng kaganda yung kanyang koi pond. So yun mga pre, nakita nyo naman sa intro at siguradong natatakam na kayo na makita kung ano yung tinatago niyang mga alaga sa kanyang bahay. So yun mga pre, hindi na natin patatagalin yung video na to. Let's go! So yun mga pre, nandito tayo ngayon sa koi pond ni pare Tata Dawi. So mga pre, kung nakikita nyo yung nakikita ko ngayon, abay malulula kayo sa ganda ng mga koi nito. Ang lalaki, ang lilikse at napakamakulay. So kung nandito ka siguro at talagang mapapakapi ka ng maaga sa nakikita ko, ay nako, mawawala yung pagod mo. Lahat ng problema mo is mawawala kapag nandito ka nakaupo at nanonood sa mga lumalangoy na napakagandang isda na to. At alam nyo ba pre kung anong sekreto na malulusog na koi na to? Ito, yung filtration system ni pare Tata Dawi. So nakikita nyo yung filtration system niya. So mula dito sa pump na to is humahati yung tubig, yung kalahati umaakyat pataas. So papunta dito sa puting galon na to. So isasala yung dumi. So pupunta dito sa concrete filtration system niya. So bababa as spillway. At sa kabila naman is doon yung live plants na kumakain ng ammonia. At saka ito yung skimmer niya. Ito yung isa sa nagagandahan ko sa koi pond na to. Kasi bihira na magkaroon ng skimmer ang mga koi pond na mostly nung nakikita ko. So sa kanya ay ginawa niyang DIY na skimmer yung kanyang koi pond. So yung skimmer po ay yun yung sumasala at humihigop ng mga dumi na nakalutang sa itaas ng koi pond nyo. So talagang sinisigurado niya na taas baba is malinis talaga yung tubig niya. So baka sabihin nyo na malinis pa talaga to kasi yung kulay nito is parang brown. So lagi nyong tandaan na the quality of the water ay hindi makikita sa physical appearance ng tubig. Kasi kahit gaano pa kalinaw yung tubig mo, kung hindi healthy yung tubig mo, ay talaga magkakasakit talaga yung mga alaga mo. So yung mga pre, ginawa ko talaga yung video na to is para sa mga hobbies natin sa koi. So alam ko na lumulundag sa tuwa yung mga mata nyo, tsaka talagang nag-i-enjoy kayo sa nakikita nyo. So samahan nyo kami ni pare Tata Dawi, magpakain tayo ng kanyang mga alaga. Let's go.
So yun mga pre, bago ko ipakita sa inyo yung isa sa mga inaalagaan pa ng aking kaibigang si Taradawi, ay shoutout muna kina So yung mga pre, isa pa sa mga inaalagaan ni pare Taradawi is yung mga alaga niyang goldfish. So as usual, yung kanyang filtration system is DIY pa rin. So lahat lang na mapupulot niya at makikita niya na available sa kanyang paligid ay ginagawa niyang filtration system. So sobrang ganda ng kinalabasan ng kanyang ginawa. Lalong-lalo na yung mga skimmer niya na talagang makikita nyo umiikot talaga yung tubig papasok. So talagang sinasala niya lahat ng mga dumi na nakalutang sa kanyang pond. At isa sa mga nagme-maintain ng cleanliness ng tubig niya, tsaka nagbibigay ng healthy na tubig at tsaka healthy na environment sa kanyang mga isda, ay yung mga nakatanim niya na mga aquatic plants dito sa paligid ng kanyang pond. So sobrang ganda ng mga alaga niya dito, ang tataba, ang lulusog. So iba't ibang klaseng goldfish yung meron dito. So ayan, gaya ng pinakita ko sa inyo, sobrang ganda talaga. So yung mga pre, enjoy kayo. So ipapakita ko sa inyo, panoorin nyo, sana maging masaya kayo at saka masatisfied yung mga mata nyo sa makikita nyo na mga alaga nyo dito. So ayun mga pre, yung kaibigan ko si Taradawi ay hindi lamang isang normal na hobbyist. So siya rin ay groomer. At the same time, naka-level up siya. So isa siyang breeder. So yung sikreto bakit naparami niya yung mga goldfish niya is siya mismo yung nagbe-breed ng sarili niyang mga goldfish. So ipapakita ko sa inyo yung mga fry ng kanyang goldfish na na-breed nung nakaraang mga araw. So yun mga pre, halaga, tingnan natin. So yun mga pre, ito yung mga fry na binbreed niya nung nakaraang araw. I think 5 days ago ata. So ewan ko kung makikita sa camera, pero marami, sobrang dami ng mga fry ng kanyang mga goldfish. So, ewan ko kung paano nito aalagaan kasi sabi niya is aalis na siya sa mga susunod na araw papuntang City ng Iloilo kasi magpre-prepare siya, pupunta siya ng Manila kasi sasakay na ata siya ng barko ulit. At ito naman pre is yung mga danyo niya. So, danyo green, sunburst, so halo-halo na. So mostly marami talaga yung green. So binibreed niya ito, pinaparami niya. So ewan ko kung binibenta niya. So itiin niya na siya kung gusto niya ibenta. So yung mga pre, napasaya ko kayo at nabusog ko yung mga mata niyo. So maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa channel ko. At kung bago ka pa lang sa channel ko o napapindot ka lang o nagawi ka sa channel ko, ay pakiclick naman po yung subscribe button, tsaka i-click yung notification bell, then select yung all para updated ka sa mga video katulad ito. At yun mga pre, sa mga subscriber ko dyan o sa mga nanonood ng video na to na gustong i-shoutout, paki-comment down below na lang po para ma-shoutout kayo sa next ko na video. So hanggang dito na lang po yung video natin. So God bless us all and bye-bye!